The Philippine Showbiz List presents Augie Diaz Showbiz Success Story. Si Augie ay maagang naharap sa mga hamon ng buhay at nagsumikap upang maabot ang kanyang mga pangarap. Siya ay nagmula sa simpleng pamumuhay at malaking miyembro ng pamilya. Katunayan, siya ang pang-anim sa walong magkakapatid. Taong 1986 nang mapatay ang kanyang ama dahil sa isang robbery. 16 na taong gulang pa lamang noon si Augie at ang pangyayaring ito ang isa sa nagpabago ng takbo ng kanyang buhay. Dahil nga sa trahedya ay hindi na niya naipagpatuloy pa ang kanyang pag-aaral at hanggang high school lamang ang kanyang natapos. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang pag-aaral, ay mas minabuti niya na magtrabaho para may maibigay na tulong sa pamilya. Ayon kay Augie, kahit na daw sabihan pa siya ng ina na ituloy ang kanyang pag-aaral, ay hindi niya ito gagawin. Paliwanag niya na alam niya na ang dahilan kung bakit niya gustong makatapos ng kolehiyo ay dahil sa kagustuhang kumita ng pera para mabuhay at makatulong. Yun din naman daw ang kanyang nais, kaya sa halip na mag-aral ay pinag-aralan niya ang mundong ginagalawan sa showbiz. Taong 1987 na mag-umpisa ang karera ni Augie bilang assistant ng veteran entertainment writer, TV at radio host na si Christy Fermin sa Mariposa Publications. Sa isang interview na banggit ni Augie na nangungutang pa siya sa kanyang mga kapitbahay noon para lamang may pamasahe siya papunta sa opisina ni Christy sa GMA Network. Tunay ngang inaral niya ang industriyang pinasok dahil mula sa pagiging alalay, proofreader at editor ay naging writer siya noong unang bahagi ng 90s. Dito nga ay nakakuha si Augie ng sapat na pera bilang breadwinner ng pamilya. Tila naging maganda naman ang tinahak niyang karera dahil pinasok rin niya ang pagiging host. Katunayan ay naging segment host siya ng showbiz-oriented TV talk shows ng ABS-CBN, kabilang na rito ang Showbiz Linggo, Christy Per Minute at S2 Showbiz Sabado. Ilan pa sinilabasan niyang programa kung saan ay naghahatid siya ng juicy showbiz news at blind items ay sa Magandang Umaga Pilipinas, Umagang Kay Ganda at Entertainment Live. Nakuha naman niya ang pwesto bilang isa sa main host ng Showbiz Inside Report noong 2012. Noong 2005 ay naging radio host din siya sa DWIZ, samantalang taong 2013 hanggang 2020 naman sa DZMM na OMJ. Acting career. Hindi nga nilimitahan ni Augie ang kanyang sariling kakayahan dahil bukod sa pagiging showbiz writer at reporter ay pinasok din niya ang larangan ng pag-arte. Kinuha niya ang oportunidad kung saan ay ginamit ang bakanting oras sa pag-obserba sa tapings sa loob ng ABS-CBN Studios. At talaga namang umayon kay Augie ang tadhana dahil ang talent manager na si Douglas Quijano na isa sa executive producers ng iconic sitcom na Palibhasa Lalaki ay nakita ang kanyang comedic potential at sinabihan niya ang writer ng programa na si Joey Reyes na isama si Augie sa script. At dito na nga naisalang ang gregarious gay character niya na si Pecto na talagang nagmarka sa mga manonood at kinaaliwan ang natural na hatid nitong komedya. Sa pinamalas niyang husay magmula nga rito, ay naging staple talent na siya ng mga kapamilya comedy programs, kung saan ay halos lahat na kanyang ginagampanan ay gay characters. Ilan lamang sa mga kinatampukan niya ay ang sitcom na Pwedeng Pwede, kung saan nakasama niya sina Robin Padilla at Redford White. Noong 2008 ay lumabas din siya sa programang That's My Doc ni Aga Mulak bilang fake weather forecaster na si Ingenera Jones. Dahil na rin sa kanyang incredible talent sa impersonation, ay dumagdag siya sa kinaaliwan ng mga manonood sa superhero series na Volta bilang crime field reporter na si Gas Napulgas. Bagamat nakilala bilang komedyante, nagawa naman ni Augie na tumulay sa drama series paminsan-minsan. Kabilang nga sa nilabasan niya ay ang seryeng May Bukas Pa, Momay, Walang Hanggan, May Isang Pangarap, The Blood Sisters, at marami pang iba. Maliban dito ay maraming proyekto na rin sa big screen ang kinatampukan ni Augie. Ilan lamang sa mga ginawa niyang pelikula ay ang Home Along the Realest the Movie, Bulag, Pipi at Bingi. Narinig mo na ba ang latest, The Mall, The Merrier at iba pa. Ngunit sa likod ng mga proyektong ito ay inamin ni Augie sa isang panayam na hindi sa lahat ng oras ay may mga trabahong nakalaan. Anya, ang ginagawa pang araw niya noon ay sumusulat siya sa pamunuan ng ABS-CBN tulad din na Charo Santos at Gabby Lopez upang makahingi
humingi ng kahit anong trabaho para lamang may maipantustos sa pangailangan ng pamilya. Hindi naman daw siya binigo ng mga ito dahil palaging may binibigay sa kanyang trabaho na siyang dahilan kung bakit napakalaki ng pasasalamat niya sa istasyon dahil sa hindi siya pinabayaan. Talent Manager. Lahat ka ng pwedeng pasukan at napagkakakitaan sa showbiz ay sinubukan ni Oji. Dahil bukod sa pag-aartista at pagiging entertainment host writer, ay pinalawak pa niya ang kanyang kaalaman at ginamay ang pasikot-sikot nito. Hindi lihim na isa sa patagumpay niyang karera ay ang pagiging talent manager. Sa isang panayam noong 2021, ibinahagi ni Oji kung paano siya napasok sa larangang ito. Kwento pa niya na noong late 90s nang simulan niya ang pagiging manager sa dating aktres na si Liza Ranillo, kung saan ay lima nga silang nagmamanage rito. Ngunit noong nawala daw yon ay namahinga si Oji dahil pakiramdam niya parang wale siya. Kaya naman daw ay nag-showbiz reporter na lang daw siya at sumubok sa TV bilang voice-over announcer. Na magpa siya siyang magbalik sa pagiging talent manager, si Tadlo Jimenez na sumabag sa pagiging komedyante mula 2001 hanggang 2013 ang unang artista na naging alaga ni Oji. Hanggang sa dito na nga ay tinuloy-tuloy na niya ang pagiging talent manager. Napagtanto raw kasi niya na hindi pwedeng umasa lang siya sa kanyang trabaho bilang showbiz writer, reporter, kaya pinasok niya ang pagiging manager at inaral ang pagmamanage. Ganun pa man, nilinaw ni Oji na hindi niya nilalang ang pagiging reporter dahil dito umano siya nagsimula at naging bread and butter niya ito. Ngunit aminado siyang hindi ikayayaman ito, lalo na siyempre kung may binubuhay siya na pamilya. Naging maganda ang desisyon ni Oji na maging manager, kung saan ilan sa mga bigating pangalan na rin sa industriya ang kanyang hinawakan, tulad din na Vice Ganda at Liza Soberano at may iba pa siyang talent na online creators. Ayon kay Oji, mahalaga raw sa aspiring stars ang pagkakaroon ng pasensya sa paghihintay na kanilang big break. Isa din daw sa masasabi niyang puhunan sa industriya upang tumagal ay ang pagkakaroon ng pakikisama. Vlogger. Isa sa kasalukuyang pinagkakaabalahan ni Oji ang vlogging at hindi may pagkakaila ang naging magandang pasok niya rito. Katunayan dahil na rin sa kanyang magandang reputasyon at pakikisama sa industriya sa loob ng 3 dekada, hindi siya nahirapang makahanap ng mga guests para sa kanyang Oji Diaz Inspires YouTube channel na mayroong mahigit 3 milyong subscribers. Patuloy din ang pag-angat ng YouTube showbiz-oriented talk show niya na Showbiz Update, kung saan ay nakatanggap ito ng parangal noong nakaraang taon bilang 2022 Most Influential Online Entertainment Program mula sa 21st Gawad America Awards. Sa likod ng tagumpay ni Oji, isa nga sa pinagkukuhanan niya ng lakas at inspirasyon ay ang kanyang pamilya na palaging nakasuporta sa kanya. Hindi naging lihim sa publiko ang kanyang sexualidad, kung saan ay nakilala siya bilang isang huwaran at mapagmahal na ama sa 5 niyang anak na babae sa kanyang longtime partner na si Georgette Del Rosario. Controversies. Sa tinagal ng karera ni Oji sa entertainment industry, ay naging parte na nga ng kanyang trabaho ang pagkakasangkot nito sa kung ano-anong mga kontrobersya. Ilan lamang sa mga ito ay ang bigla ang pagkawala niya sa morning show na Umagang Kay Ganda. Sa isang Facebook post noong 2018, binigyang linaw ni Oji na hindi siya umalis kundi tinanggal umano siya noong October 2010 ng head ng News and Current Affairs sa mga panahong yun na si Maria Ressa at ng EP noon na si Cheryl Favila. Dahil sa rason ng mga ito na tumatanggap daw siya ng PR envelopes sa mga pinupuntahan niyang showbiz press cons. Dagdag pa ni Oji na wala na ang mga ito sa ABS-CBN at awa ng Diyos, siya ay nanatili pa rin. Samantalang noong 2021, ay muntikan naman na malagay sa alanganin si Oji matapos na isa siya sa komisyon sa anilay marangyang kasal ni Representative Claudine Diana Bautista Lim. Mabuti na lang at ibinasura ng piskalya ang reklamong cyber libel laban sa kanya at ibang kasamahan. Aminado si Oji na dahil sa nangyari ay may conscious effort na sa parte niyang maging mas maingat sa susunod na magbibigay siya ng opinyon tungkol sa ilang sensitibong issue. Ayon nga kay Oji, para tumagal sa industriyang ginagalawan ay dapat naroon ang pagkikisama sa mga katrabaho at hindi niya nga inilihim na may ilang mga kasamahan siya sa showbiz na nakahidwaan din niya. Ganun pa man ay mas nangingibabaw sa kanya ang pagiging bukas at ayusin kung anumang gusot na ito. Matatandaan na isa naman sa nakaalitan niya sa pagpasok ng taong 2023 ay ang TV host na si Willie Revillame. Ito ay patungkol sa isyong panunumbat ni Willie sa mga naitulong nito na isa't isang sinagot ni Oji. Oji versus Liza.
At kung may kontrobersya man na kinakaharap ngayon si Augie na mainit na pinag-uusapan, ito ay laban sa dati niyang alaga na si Liza Soberano. 11 taong hawak ni Augie si Liza at katuwang niya sa pagpapasikat sa aktres ang ABS-CBN star Magic. Ang inakalang magandang pagtatapusan ng dalawa bilang talent at manager ay nauwi ngayon sa samaan ng loob at hidwaan. Kasunod ng interview ni Liza sa Fast Talk with Boy Abunda, nag-post naman si Augie sa kanyang Facebook na isang mahabang mensahe bilang suggestions para sa talent managers. Dito ay iminungkahi niya na bago tumanggap o tanggapin ang nagpupuso ang talent, dapat ipa-undergo sa psychiatric evaluation ang bata para daw alam ng talent managers kung paano i-address ng maayos at i-handle ang behavior o attitude problem ng talent. Dagdag pa ni Augie na isama na sa papirmahin ng kontrata kada proyekto ang bata at magulang kung minor pa ang kanilang anak na tinanggap nila ng buong puso at excited silang gawin ito. Nagpasaring din siya sa bumabatikos na akala ng iba ay kubra lang ng kubra ng komisyon ang manager. Pero hindi daw alam ng mga nagmamarunong kung gaano kahirap maging manager. Ayon kay Augie, ang role ng manager ay tagaharang ng balang tatama sa talent. At mas malala pa, kasama na umano sa trabaho ng manager ang maging demonyo at manatili lang na anghel sa mata ng publiko ang kanilang talent. Sa huli, nagpasalamat si Augie sa confidence na binibigay sa kanya dahil sa mas dumami pa umanong gusto magpamanage sa kanya na siyang patunay lang sa maganda niyang reputasyon at napanatili niya ang respetong binibigay sa kanya ng mga tao sa kabila ng intrigang binabato sa kanya ngayon. Sa kabilang banda, wala mang binanggit na pangalan si Augie sa kanyang post, malinaw naman na ito ang sagot niya sa mga binitawang pahayag laban sa kanya ng dating alaga. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!